Hello mga ka-coffee, ngayon po ay April 10, 2021, araw po ng Sabado. Ka-coffee, meron pong dalawang nag-message sa atin. Usually kasi pag may nag-request ng isang topic, ay inaantay natin na mayroong pangalawa na mag-request at saka natin ginagawa yan. So ang request po nila ay i-discuss daw po natin kung magkaano po yung sinasahod ng ating mga pari dito sa Pilipinas. Tama po kayo, yung mga pari, magkaano daw po ba yung natatanggap nila kada buwan. Kaya naman, yan po yung hinanap natin for this episode. Actually, ka-coffee, sa totoo lang ay mahirap humanap ng dokumento patungkol po sa sahod ng ating mga pari. Kaya naman ka-coffee, yung nahanap natin ay medyo luma na, no? 2014 pa, actually 6 years na ang nakalipas. Pero I think ito pa rin po yung updated at kung meron mang pagbabago ay kaunti lang po yung changes natin. For context lang ka-coffee, ang pagpapari po ay hindi siya tulad ng ibang trabaho. Halimbawa po sa gobyerno na yung sahod natin ay nakabase sa salary grade. At hindi rin kagaya sa private sector, no, na meron kang basic salary, meron kang incentives, meron kang allowances at napopromote ka. Sa pagpapari po, hindi po ganyan yung proseso natin. Ibig sabihin po, kagaya po sa ibang trabaho na once na meet mo po yung qualifications ay pwede ka nang ma-promote. Hindi po ganyan yung proseso sa mga nagpapari. Sabi nga ng ating mga pari, no, hindi sila nagpari para po magpayaman, kundi po gawin po kung ano yung kagustuhan ng ating Diyos. So para sagutin yung request ng ating ka-coffee kung magkaano yung monetary value na natatanggap po ng ating mga pari sa loob ng isang buwan, actually naka-range po iyan. Yung range niya ay $113 to $226. Sinimulan pong ipatupad yung amount na yan 2014 pa, particularly po sa Palo Leyte. Ibig sabihin po lahat po ng pari sa Archdiocese of Palo dyan sa Leyte ay nakakatanggap po ng ganyang amount, $113 to $226. So kung i-convert natin ito sa peso ay lumalabas po na more or less 5,000 to 10,000 pesos po kada buwan yung natatanggap na allowance ng ating mga pari. Actually hindi siya sahod, no, more of a stipend po ito. Wala tayong idea ngayon ka-coffee kung tumaas na ba yung sahod na yan. Kung may idea po kayo, paki-comment na po dyan sa ating comment section para malaman din po ng ilan nating kababayan. Usually naman ka-coffee, yung basic needs, no, yung pangunahing pangangailangan ng ating mga pari ay sagot naman po yan ng religious communities. Usually ka-coffee, yung ilan sa ating mga pari ay ginagamit po yung monthly stipend na nakukuha nila. Halimbawa po, meron silang bibilhin na libro o di kaya sa damit or yung iba naman po pangregalo sa mga kaibigan at iba pa po nilang pangangailangan. Sabi nga ng ilan sa ating mga pari, no, ay hindi naman talaga material things yung hanap nila. Alam mo, yung satisfaction na natatanggap nila once po na nakakapag-guide po sila ng isang individual at nakakapagbahagi po ng kaalaman sa ating kapwa ay malaking bagay na po iyan para sa ating mga pari. Balikan natin ka-coffee yung allowance na ibinibigay sa ating mga pari, particularly po sa Palo, sa Archdiocese of Palo dyan sa Leyte. Ang kanilang paliwanag po dyan kung bakit nagkaroon po ng ganyang specific amount ay kahit papaano magkaroon po ng decent life yung ating mga pari, no? At kada buwan po ay meron silang ine-expect kahit maliit po na amount. Actually yung iba dyan ay iniipon po yan para sa kanilang retirement kasi may mga cases po tayo na ang ating mga retiradong pari ay medyo limited lang po yung kanilang resources. Kasi ka-coffee, ang expected po sa ating mga pari ay mamuhay po ng simple. Since na-mention na po natin ang retirement, magkano po yung pension na natatanggap ng ating mga pari? Actually magkakaiba po yan kasi magkakaiba po sila ng pinanggalingan. So sa report po ni Karen David na ating napanood 8 years ago ay sinabi niya po doon na yung mga retired obispo po natin ay nakakatanggap po sila ng monthly pension mula sa Catholic Church na 3,000 pesos. At kung ikaw naman po ay retired na pari, 2,000 naman po kada buwan yung natatanggap mong pension. Again po, yung report na ating napanood na yan ay 8 years ago na po. For sure ay meron na po nagbago. Sana umangat din kahit papaano, no, para sa ating mga retiradong pari. Yan lang po muna yung information na ating mababahagi kasi limitado po yung ating kaalaman patungkol po sa issue na ito. Kung meron po kayong idea, paki-share na lang din po sa ating comment section para malaman din po ng ilan sa ating mga kababayan. At syempre, bago tayo magtapos, ay hindi mawawala ang very important part ng ating vlog, no, yung shoutout. Pasalamatan po natin yung patuloy po na nanonood at nagko-comment sa ating mga videos. Shoutout sa iyo, Jonathan Reyes, Bordado Tan, Tan Mark Jan, Paloy Teresa. Shoutout din, Daconior on board, Rolando Mata, J.A. Caboteja, Karina Barrientos. Shoutout din sa iyo, Ginevan Carion, Roski Dulnuan, Mikael Ros Ferreira, Efraim De La Cruz Jr. Maraming salamat po. P.F. Siguen Alfred, siguro po private first class sa Daloy ito si sir, no? At kay Amazing Guilds TV. Maraming salamat po sa panonood sa ating videos. Ka-coffee, tulad po nila, kung gusto nyo rin po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section at gagawin po natin yan sa ating future episodes. Medyo marami nga lang po yung nagpapa-shoutout pero sigurado po tayo masya-shoutout natin yan once nakapag-reply po tayo. Samantala ka-coffee, kung may topic po kayo na gusto natin pag-usapan sa ating future episodes, paki-comment lang po dyan sa ating comment section at susubukan po nating mahanap yung mga dokumento na yan at once na nahanap po natin yan
yan ay gagawa natin yan ng vlog sa ating future episodes. Kung first time niyo po sa aking channel, ako po si KaCofffee, gumagawa po tayo ng mga educational materials patungkol po sa services usually no ng ating gobyerno. At iba pa pong request ng ating mga KaCofffee. Kung ganitong klase po ng content yung inyong hinahanap, nako po, paki-click na lang po yung subscribe at yung notification icon para KaCofffee, once na meron tayong bagong video ay updated po kayo, mauuna po kayo sa ating mga bagong uploads. Magkita-kita tayo sa ating susunod na videos mga KaCofffee. Paalam po, maraming salamat po sa panonood.